Good afternoon, everyone! And once again, nagbabalik tayo dito sa usapang hindi matino, di rin magulo. Sakto lang. Tamang usapan lang. And now, iba yung mga kasama ko ngayon. Isang may sakit at saka isang... isang bulinggit. Sean and Casey. Kasi yung dalawa, pahinga ngayon eh. Si Alo nagkas hanggang anong oras ko siya. 5 o'clock. So sabi ko, ako na mag-host ito, I got this. Dapat siya yung mag-host ngayon. Okay. Pero sabi ko, napanindigan ko na ako na akin na tong show na to, hindi kay Alo to. Lahat kasi ng akin, inaakin ni Alo. Deliro lang. So shoutout sa lahat na nanonood dyan, both on Kumu, YouTube, and Facebook. Kasi itong episode natin na to, after ng live sa Kumu, so kung hindi nga pala na-download dyan, i-download nyo sa Kumu para pagka live nyo panoorin na gusto, dun nyo mapanoorin yan. And then ina-upload natin sa Facebook at saka sa YouTube para sa mga tropa natin na makasama namin, sama naman natin to. Okay? So, again, just like nung other day, nagra-run ngayon yung epicenter major pa rin, tropang Sean, tsaka Ate Casey. Yes. And so far, we are into the home stretch ng tournament. Kumbaga, ito na yung mga decisive, mga crucial na games. Crucial moments. Crucial na games na. And lalong-lalo na, nandiyan pa yung ating pambato, which is yung TNC. Unfortunately, may good news, bad news kahapon. Yes. Yung good news kahapon, maganda yung run nila, no? Wait lang, sorry. Sorry, mga sir. This is for the Rica. Okay. Nag-uusap na kanyan tayo. Excited lang. Kasi masyado maganda yung tao. So, eh ngayon, balik natin kahapon. Meron tayong good news and bad news. Ang bad news muna ay... Yung natalo sila. Sa? Again, sa... PG Gaming. Kaya, napunta sila ngayon sa lower bracket. Yun. Nasa lower bracket sila. Natalo sila 2-1 yesterday sa last series ng Epicenter kahapon nga. Mm-hmm. Pero ang good news naman, Sean, ay... Pasok na sila sa the International 9. With the win with the win over RNG. Yes, kahapon din. With the win ng RNG, they were able to secure their slot mathematically. Secure their slots onto the TI main event, which will be held sa Shanghai, China. So, August yata yung event na yun. Okay, so with that out of the way, puro 2-1 tayo ron. Puro 2-1 tayo ron. 2-1 against RNG. 2-1 against Vici Gaming. So, yung Vici Gaming, I thought, sa kanila pa yun. Pag nanalo sila nun, top 3 sila, di ba? Game 1, napanalo na nila. And then yung Game 2, Game 3. Oh, yung Game 2, grabe yan. Grabe yung comeback ng Warlock. Confident yung Vici Gaming na mag-pull off nila yung Warlock. Ano nangyari dun sa ano? Sa game number 2? Game number 2, TNC, maganda na yung lead nila. Ang kinulang lang talaga is, kinakailangan nilang pumitas that time bago sila mag-push dun sa bottom lane. Kasi nakuha na nila yung sa gitna eh. So, the time na pumush nila dun sa bottom lane, napaliktad ng Vici. And then, nung sinubukan nila ng pangalawang beses, nanalo pa rin yung Vici. Kaya sana naging game plan ng TNC dun is, pitas muna sila bago kumuha ng So, yun nga, natalo sila ng game 2 and then ng game 3, nakatulog na ako. Pagising ko, medyo makalat yung balik. Akala ko tuloy-tuloy na. Akala ko top 3 na eh. Pero they are now waiting sa lower bracket. Ayan yung bracket natin, kita nyo naman. Waiting sila dun sa may LGD forward na nangyayari ngayon. And then Secret at saka OG. So, ang good thing dyan, isa lang makakalaban nila against that. Siguro may dalawang favorites dyan. Secret tsaka LGD. Meron dalawang malakas sumilat, which is yung forward at saka yung OG. Diba? So, ayan yung current bracket na ngayon. Waiting on the finals, Liquid at saka VG Gaming, which is pag-uusapan at mamaya yan. And, aside from the result from TNC, ano sa tingin nyo rito yung nasurpresa kayo sa resulta? Tropang siya. Sa lower bracket po? Kahit saan? Upper bracket or lower bracket? Masusurpresa ako sa magiging run dito ng Alliance. Kasi so far, Alliance, masasabi ko na sila, kumbaga, di ba, kumbaga sa C, may TNC. Ang Alliance na ko consider ko sila na sa Europe, sila yung parang TNC din. Okay. Kasi maganda din yung ano nila eh, maganda din yung galaw nila. Tsaka yung story nila maganda. Tsaka yung fanbase nila eh, no? Oo.
Shoutouts nga pala kay Red na number one Alliance fan. Alliance, oo. Oh, kadang may game yung Alliance. Nanonood siya. Comment talaga siya eh. Ikaw, Casey, sa tingin, sino sa tingin mo yung nagulat ka na staying alive pa rin up until now? Staying alive. Yung staying alive na nagulat din ako, yun naman kalaban din ng Alliance dati, which is yung NIP. Okay. Maganda din yung naging run nila, pero nasa lower bracket din sila. Medyo nagulat lang ako na negative side naman, yung run ng Fnatic. Okay. Which is medyo disappointed but good run pa din sa Fnatic. Natalo nga sila ng best of one sa Forward Gaming and, medyo, and hindi lang talo, no? Medyo pang ano score nun? 136. Isang kill lang. Isang kill lang yung nangyari sa Fnatic dun. So question now is, okay lang ba ito para sa kanila? Kasi pasok na rin pasok naman, sila, na rin naman TI, sila sa TI. Or is it alarming na towards TI, biglang may ganitong resulta? It's alarming kasi alarming since the last major pananasali ng Fnatic, parang ano sila, I don't know, kung parang may something conflict. Ako, ako prior to Epicenter starting, sabi ko magiging dark horse tournament na ito, Fnatic. Kasi, hindi sila nag-attend ng ESL 1 Birmingham kasi meron silang invite pero they didn't attend because they want to rest. So I was expecting na okay, nakapag-resto, kumbaga clear yung mind, nakapag-practice saglit, di ba? Pero unfortunately, mukhang yung katulad na sinabi ko rin, double edge. It's either rested sila or rusty sila. Doon sila kay Rusty Kablay. Dahil nagkaroon nga kasi ng adjustment diba natin sa meta. So, feeling ko hindi nila masyado na-adapt yung meta na 7.22. At saka iba yung meta ngayon eh. Kasi hindi lang yung Fnatic yung sa kanila lang nangyari yun. Nangyari din yun sa Team Secret at Virtus Pro. Naging one-sided eh. Iba yung meta ngayon eh. Hindi mo maintindihan eh. Sa sobrang balance, minsan pag ang meta minsan ang laro farming, puro farming lang mangyayari tapos puro clashing na. Minsan din yung meta pag nakuha nila yung mga ano, yung mga pick nila sa sobrang balance is nagiging one-sided. Kumbaga nangyari dun sa Team Secret at saka Team sa Virtus Pro. Ganun din na ano, na nawasak doon yung Team Secret. Minasak sila ng Virtus Pro sa third game, which is ganun din nangyari ngayon sa Fnatic. So ako, as per me naman, siguro nagulat ako doon sa pagkatalo ng early exit ng Evil Geniuses. Walang alam ano. Di ako sa natutuwa, hindi ako sa natutuwa, pero nagulat ako. Nagulat. Kasi given the fact, eto ha, surprise na sa atin na nasa lower bracket sila. Very uncharacteristic na nasa lower bracket yung Evil Geniuses. And then pangalawang surprise is that the fact na OG is playing without their captain, No Tails. Diba? Coach yung naglalaro. I watched the game, early to mid game, I think EG was dictating the tempo using an alchemist from Sumail. So, around pa late game na, dun sila minaikro nung mga cores ng OG, which is Slark at saka Ember Spirit. So, kahit na sobrang farm nung alchemist nila, stay in place yung alchemist with searing chains at saka pounds. Tapos after, kiniklear nung OG yung side. Ganun yung nangyari. Ayun yung disadvantage pagka alchemist pick ka. Kasi most of the time, sa'yo talaga yung big farm eh, di ba? Bibigay sa'yo lahat. Ang problema, pag di ka naman nakagalaw yung alchemist mo, di ba? Maganda sana. Ay, TNC kahapon, yung last game nila. Oh, yung third game alchemist, nila. Di ba? Nandun kay Carmel. Ganun na naman yung nangyari. Kay Carmel. Then, nagsacrifice na nga si Gabi. Pero kinapitalize talaga ng ano? Ng VG Gaming. Ng VG Gaming. Dead Prophet, no? Isawa rin yun. Sakit, no? Talagang one favorite Dead Prophet player talaga yung si Ori. Si Ori, matagal sobrang na siya ng Dead Prophet player. Sobrang saka, galing. Every time na nagpipick sila ng Dead Prophet, kumpiyansa sila na lalamang at lalamang talagang sila. So yun nga, with that on the way, yung mga eliminated teams natin are Fnatic, and then EG, Infamous, and then yung, ano ba isa? Pain Gaming. So yung dalawang South American team eliminated na, and today magkakaroon tayo ng elimination ulit kasi at the moment lumalaro ni mga lower bracket teams, yung walo na yan, lalaro ngayon yan. LGD. Best of three. Best of three yan. So mamaya, pipredict natin kung sino yung sa tingin natin na kaya pang mag-survive and kung sa tingin natin na sino yung medyo alanganin na. Okay? Pero out of that way, meron naman tayong backtrack. So, yung ating backtrack natin is yung last episode kasi may prediction kami. Okay? Alec, Alo, and then Kuya Nick, nag-predict kami.
Ang una namin tanong, Derek, anong una namin tanong doon? Mananalo. Sino mananalo sa? Mananalo sa epicenter? Hindi, upper bracket yan. Ay, mapasok ng upper. Upper bracket. Sino yung magta-top 3 sa upper bracket? So, ang sagot ng taming tatlo ay, patingin kami, Derek, yan. Ayun. Si Alec TNC daw, unfortunately, nalaglag. RNG. Hindi, ano yan? Saan ba yan? Dark Horse, Dark Horse. Dark Horse yan, Dark Horse. Eh, yung ano namin, yung prediction namin for the Dark Horse. Uh-huh. So, ang prediction ko, Fanatic, which is, sabi ko nga sa'yo, Fanatic ko, out na. TNC na sa lower bracket, which is sila yung pinakamalayo ngayon. And so, then yung RNG, lalaro mamaya, which is Delicato rin. Okay, so, 0-1 agad ako. EG agad ako dun. May pero, chance pa dito si Alec talaga mo lang yung chance. Oh, so si Kuya, hindi ka nga na auto fanatic na prediction sa Dark Horse, no? Kasi hindi rin na-expect, hindi rin na-expect yun, di ba? Pero ang ano naman natin is, meron kaming, ano ron, meron kaming, yung last episode namin, yung pe-prediction din kami. So, ang prediction ni Alo na aangat sa dulo ng upper bracket is Virtus Pro. Mm-hmm. Nanalo sila against Secret, pero tinalo sila ng Liquid. Mm-hmm. Ang prediction naman ni Alec is LGD yata. Eh, di, si Alo LGD. Mm-hmm. Si Alec Virtus Pro. Oh. Diba? Tapos ako nag-Liquid. Eh, na-out man yung Fanatic ko. Yan, kita mo naman, diba? Ngayon, nakabawi ka na si Liquid. Secret si Alec nga. Secret si Alec, LGD si Alo. Natalo si Alo sa upper bracket. Sino tumalo sa kanila? Liquid din. Mm-hmm. Parehas sila actually. Laglag na. Pero yung Secret, tinalo sila ng Virtus Pro on the first round. Mm-hmm. Ganun yung nangyari doon sa ating prediction. And then yung lower bracket naman, Direk, may lower bracket prediction ba kami dyan? Sino yung mas aangat sa lower bracket? Yan! So out na yung EG ni Alo. Alliance din talaga. Kasi yung bracket natin, talagang group din yung lower bracket, yung ano eh, tinan mo yung isang part doon. Tinan mo yung isang bracket doon, sa may upper, sa may lower bracket. Bracket, direct bracket. So, yung bracket natin, medyo, talagang, matindi yung laban sa lower bracket. Bakbakan talaga yung lower bracket eh. Yung mga bumaba sa lower bracket, talagang na kailangan nilang maghapit. Oh, yan tsaka, yung kanina yung naglalabas ng DPC. Oo, lahat. Yan, kita mo. Alas lahat. Fanatic Forward EGOG. Mm-hmm. Yung baba, medyo masarap ang buhay mo dyan. Alliance Infamous NIP tsaka Pain. Yes. Kasi kumbaga hindi favored yung team. NIP lang yung favored, di ba? Kung sino may mananalo dyan ang kalaban nila, RNG at tsaka Gambit, which is hindi rin favored. Yung taas, kahit nalagpas na mo yung Fanatic, i-Fanatic Forward. Pucha, sa wakas, tatalo ko rin yung Fanatic. Ang kalaban mo next, LGD. LGD naman. Diba? Yung OG naman, sa wakas, natalo ko rin yung rival ko sa EG. Ang kalaban mo naman next, Secret. Secret. Diba? So, laglagan talaga yan. Kahit manalo yung EG dun sa first bracket nila against OG, medyo delikado pa rin sila sa EG, sa Secret. Mm-hmm. Diba? Yung baba, sobrang kaya-hayang buhay. Okay, kita mo naman yan. Ang good news for TNC dyan is that hindi nila kailangan daanan lahat yan. Isa lang ang aantay nila dyan. Dyan no? Isa lang. So after ng Royal Rumble, yung winner ng Royal Rumble ay yung kakalabanin ng TNC lang. Kumbaga diba? Sinala na, no? TNC yung makakatapat. So is it safe to say na yung Virtus Pro masarap ang buhay rito? Kasi hindi mga favorites to win itong mga nasa bracket nila. RNG, Alliance, Gambit, NIP, no? Hindi ko pa rin masabi kasi so far NIP performing well. Ano sa Alliance? Pero mamaya malalaman natin 'yan. Gambit medyo silent killer din 'yan. Kilala mo 'yan, parang mini Virtus Pro ng CIS 'yan. Oh. 'Di ba? So ayun yung mga match up na aabangan. So far lumalaring LGD at saka yung Forward Gaming lamang yung LGD ng 1-0. Okay? Pero sa pagbabalik natin, meron tayong 2 special topics na naman, which is yung first is yung kung sino yung mananalo. Asan yung ating prediction? Ano? Prediction? Kung mananalo between na usapang upper bracket. Upper bracket tayo sa episode. Usapang upper bracket and then yung next is yung usapang lower bracket na naman. Okay, so second round tayo ng upper tsaka lower. Ngayon naman, dalawa naman kayo ang kasama ko. And then mamaya naman sa ating What's Next, yung Lupon Civil War Awarding, you know, yung Epicenter Majors Lower Bracket Round 2 Games. Oh, wala na itong Epicenter. No? And then yung Dark Willow Announcer Pack. Okay?
So, huwag kayong alis dyan. Mabilis lang to. Magbabalik kami rin sa tamang usapan. Stick around and we'll be right back.